Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng mango cheesecake. At ito po ang ating mga kakailanganin. So, umpisahan po natin sa paggawa ng cheesecake crust. Ang kailangan po natin o gagamitin ko dito ay graham crackers. So, dudurugin po natin ito sa food processor. Kaya ang kailangan natin ay graham crackers crumbs. Then butter. So itong butter, kailangan tunaw ito. So kailangan po natin ng melted butter, granulated sugar. Yan po yung sa cheesecake crust. At para po doon sa ating cheesecake o mango cheesecake, kailangan po natin ng mango puree, granulated sugar, cream cheese, eggs, lemon. So itong lemon, skin lang yung gagamitin natin. So, kailangan po natin ng zest, lemon zest from one lemon, vanilla extract, and then salt. At para po doon sa topping, yung gelatin topping natin, so, kailangan po natin ng gelatin powder, mango juice, at granulated sugar. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin sa ating mango cheesecake. Okay, umpisa na po natin. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, so itong graham crackers, na i-crumbs na natin ito sa food processor. So meron po tayo ditong butter. Kailangan natin ng 3 to 5 tablespoon of melted butter. Then haluin natin. Ilagay po natin itong granulated sugar kasi unflavor itong ating graham crackers. Then, mas maganda kung kamay natin, gumamit lang tayo ng veneer na gloves. Then, imix lang po natin mabuti hanggang sa makoated ng butter yung graham crackers. Then ngayon, napaghalo na po natin lahat ito. So, ang gagawin natin, meron tayo ditong baking pan. So, dito po natin i-bake. So, ilalagay natin dito yung ating graham cracker. Gagawing crust. I-bake po natin ito ng 10 minutes sa 180 Celsius. Ayusin natin dito. Okay, ready to bake na po itong ating graham cracker crust. Okay. So, i-bake po natin ito sa 180 Celsius for 10 minutes. Ang susunod natin gagawin. So, narito yung ating cream cheese. Siguraduhin lang natin na room temperature itong ating cream cheese. Then, i-cream muna natin. Then dito, ilagay po natin yung granulated sugar. 1 cup. I-beat natin. Then dito, lagay po natin yung eggs. Paisa-isa. Thank you.
vanilla extract, then salt. Then, lalagay po natin yung mango puree. 1 cup. Yung pinakalas, itong ating lemon zest. Then, napaghalo na po natin mabuti. So, gumamit tayo ng rubber spatula. So, okay na po ito. Ang gagawin natin, i-bake po yung na-i-bake natin na graham cracker crust. Itong cheesecake natin. So, ang gagawin po natin, ilalagay natin dito yung ating cheesecake batter. Ngayon, ang ginawa po natin, so naiayos na natin ito sa baking pan. Then, inilagay natin sa isa pang baking pan na medyo malaki ng konti. Then, ang gagawin po natin dito, tulad ng dati nating ginagawa sa pagbe-bake ng cheesecake, lalagyan po natin ng boiling water. Then, ibe-bake po natin ito sa 180 Celsius, 45 to 50 minutes po. Then, ngayon, pagkaraan ng 50 minutes, so, i-check natin itong ating mango cheesecake. So, palagay ko eh, okay na ito, kaya ang gagawin po natin, hahanguin na natin. Then ngayon, narito na po yung ating mango cheesecake after na nahango natin sa oven. So, ang gagawin lang natin, hintay natin mag-cool down po after na nag-cool down itong ating mango cheesecake. So, ang gagawin natin, gagawa po tayo ng pang-topping o yung pinaka-gelatin glaze. Tabi muna natin ito. So, meron po tayo ditong bowl. Then, meron tayo ditong gelatin powder for about 6 grams of gelatin powder. So, lagay po natin dito sa bowl. Then, granulated sugar. So, 3 tablespoons. Then, meron tayo ditong wire whisk.
Then ito lalagyan po natin ng boiling water. Four tablespoon. Okay, 4 to 5 tablespoon of boiling water. Haluin natin mabuti. So, i-mix po natin mabuti para matunaw yung sugar at saka yung powdered gelatin. Then, dito po, ilalagay natin itong ating mango juice. 1 cup of mango juice. I-mix po natin mabuti. So, ngayon, okay na po ito. So, itabi muna natin. Then, kuhanin natin itong ating mango cheesecake. Then, ito, ibubuhos po natin dito. Then, ito po yung ilalagay natin sa ref for 2 to 3 hours. Maghihintay tayo hanggang sa mag-firm o tumigas yung gelatin mango glaze. Okay? Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating mango cheesecake. After na nag-set ng 3 hours dun sa ref, inalis natin sa baking pan na i-transfer sa isang serving plate. Then na i-prepare ko rin siya ng parang pangregalo kasi ito po yung gagawin kong gift doon sa isang kaibigan ko na may birthday ngayon at ito yung na-request na gawin natin. So nilagyan natin ng garnish na green herb sa pinakatap para meron siyang green. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!